Panalangin sa Mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin, O katamis-tamisang ina, na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, Mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami.
Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ipanalangin mo po kami. Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalagbay sa lupa at bigyan kami ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyong aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ng aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin o katamis-tamisan ina na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kami iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapaghatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, panalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng Anghel ng Panginoon si Santa Maria, at siya'y naghihilal ng Diyos Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinapala sa babaeng lahat at pinapala naman ang iyong anak na si Jesus. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ay salika. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinapala sa babaeng lahat at pinapala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ayan ng Diyos, panalangin kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. At ang verbo ay nakatawan tao. Nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ayan ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Sa pangapangako ni Yesu Kristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa aming mga kaluluwa na iyong mahal na grasya at yayaman sa pamamalita ng Anghel ay nakilala namin na pagkatawan tao ni Yesu Kristo ang anak mo, pakundangan sa lahat niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami na kanya pagkabuhay na maguling sa kalwalatian sa langit. Alang-alang kay Yesu Kristo ang Panginoon namin, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Parang sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Parang sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po sa mandali. Isama po natin sa pagdiriwan sa banal na misa ang pasasalamat at natatanging kahilingan ni na Lowy, Lenny, Carmela, Andriel, Reynoso, Maria Cristina, Bernardo at pamilya. MVFD Dental Clinic, Freddy at Tani Javier. Aurora Samenyego at pamilya. Ma Ethel at Evelyn Alincastre. Josie Capuli at pamilya, Lani De La Cruz at pamilya, Pat Crisostomo at pamilya, Benny Santos at pamilya. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Noel Digala, Katrina Juco. Para sa nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib na sina Juanito Femia Balagtas. Special Intention Christian Dayo, Jefferson Gan, Irene Samaniego, Benson Gan, Gerardo Trillana, Alvin Talso, Alvin Abigail at Anika Borja, Aristol Achenza, Elena Oliveros, Ryan Angelo Tantoco, Sofia Ann Diosgos, Leonila Tantoco de la Cruz, Maria Cristiran Soriano, Carlota Canilao, Bernard at pamilya, Giselle Maclang Peña at pamilya. Healing and Recovering Estelita Borja, Nicanor de la Paz, Dr. Amparo Bañez, Ricky Dauba, Rosalina Tantoco Mendoza, Lito Abaya, Mirna Vidal, Angelina Peña, Mia de los Reyes, Oliver Quizon, Danilo Jacinto, Evelyn de Rama Regala, Dolores Santoco Estander, Carmela Marie Reynoso, Richard Rodelas, Arnold Balicos, Marilyn Lopez,
Usek Donato Marcos, Loncia Balagtas, Connie Espinola, para sa mga kapatid natin, yung mauna sina, para sa natatanging kahilingan nila, Dr. Jaime Catherine, David Andrew Bulumbarit, Municipal of Milao, Camarines Sur, Mayor Antonila Bias Reyes, Vice Mayor Yodel Meneses, Roberto Canau, Pedrito Flores, Salvador Felicimeno, Lindol, Jesse Josephine Hidalgo, Enrico Manzano, Evangeline Marquez, Rodrigo Tanaw-Tanaw, Renato Castillo at pamilya, Rose Vicente at pamilya. Para sa mga kapatid natin, yung mauna sina, Maria Prosperita, Romuald Felizardo, Edgardo, Julia, Gerardo, Josephine, Dominador, Jose, Pedro, Edgardo, Erlinda, Ma Cristina, Domingo, Ann Margaret, Soren, Pedro, Estela, Erminildo, Gilbert, Sis Rene, Sis Nene, Brother Juanito, Sis Julie, Sis Ofelia, Consolacion, Belibaldo, Andres, Sheila, Maria, Belen, Levi, Oliva, Aurora, Hazel, Herminia, Maria, Nanette, Mamerto. Architect Francisco, Angel, Gabriel, Anika, Marinel, Leia, Ofita, Remigia, Norma, Hermogena, Josephine, Kenima, Teresa, Pauline, Isidra, Ramon, Senior, Rita, Crispin, Jose, Orlando, Marivic, Marcelo, Rogelio. Mga kapatid, muli na naman tayo nagsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesukristo. Tumayo po ang lahat, masiglang makiisa sa pagdiriwang. Jesus, Nazareno.
Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala. Sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong lakas at kami ay iyong tulungan upang ang hinahadlangan ng aming kahinaan at kakulangan ay mapalaya ng iyong pag-ibig na mapagbigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturhiya ng Salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon ay ganito ang awitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang muog, bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo. Lungsod mang matatag ay ibinabaksak, pati muog ay winawasak. Hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tuntungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pinagpalang dumarating sa ngalan ng puon natin. Tayo po lahat, pinagpalang dumarating sa ngalan ng puon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos. Pagkat siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig
ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa pooy magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa pooy ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo ay inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoon ay papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababaya ay dooy makapasok, aking pinupuri. Ikaw, O poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo, poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa templo, sa pagpapalay kanyang tatanggapin, ang poon, ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Tayo po magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng ang aking Ama na nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo ito sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Magsiupo pang lahat makinig sa homily. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi naman po. Tayo ngayon ay nasa Webes ng unang linggo ng Adbiyento. At napakinggan natin ang mabuting balita tungkol sa pagtatayo ng isang bahay. Ano nga ba yung ibig sabihin ng pagtatayo ng bahay sa isang bato?
Tandaan natin mga kapatid, no? Na mahalaga na ang bahay ay itinatayo sa bato para ito ay maging matatag. No? Katulad ng sinabi ng Panginoon sa mabuting balita, bagyuhin man, no? Umulan man ng malakas, humangin man ng malakas, hindi ito matitinag. Ano ba ang ibig sabihin na itayo ang bahay sa isang bato? At maaari natin itong i-apply sa ating buhay. Ano ba ang nagsisilbing pundasyon ng buhay mo? Maaaring ang mga tao o karamihan sa atin ay ang mga bagay-bagay ang ginagawang pundasyon ng ating buhay. Ang pundasyon na kapag nawala ito, mawawala ng silbi, mawawala ng kahulugan ang buhay natin. Marami sa atin ginagawang pundasyon ng buhay ay ang kayamanan ng mundo, ang pera. Father, mahirap mabuhay nang walang pera. Tama ba? Tama ba? Nagpakatotoo lang tayo, ano? Mahirap talaga ang mabuhay na walang pera. Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, na kapag tayo ay mahirap, wala nang silbi ang buhay natin. Amen ba? Amen. Hindi katapusan ng buhay natin pag walang pera. Karamihan sa atin, pangalawa, ang ginagawang pundasyon ng ating buhay ay ang career. Trabaho. Ikaw man ay guro, ikaw man ay manager, ikaw man ay polis, ikaw man ay kung ano man ang trabaho mo. Father, mahalaga yung career ko. Kasi dito ko po, dito ako nabubuhay. At dito ko po na nasasabi yung worst ko bilang isang tao. Marami sa mga tao, kapag nawala ng trabaho, nade-depress. Pag nawala ng nasasanti sa trabaho, feeling nila nawala na ng silbi ang buhay nila. At ganun din po, no? Sa aking bokasyon. Ngayon nga po ay sa simpleng pamamaraan, no? At sa simpleng kasuotan, ipinagdiriwang po namin ang aking mga kaklase ang ikalawang anibersaryo ng aming ordinasyon sa pagkadiakono. December 2, 2019, kami po ay inordinahan ni Bishop Dennis sa pagkadiakono. Hindi ibig sabihin, no, maaari, may posibilidad, wag naman sana, no, na ang isang pari ay lumabas sa pagkapari. At pag nangyari ba yon, ibig sabihin, wala nang silbi ang buhay ng isang paring lumabas sa pagkapari. Kung ako man ba ay lumabas, wag naman, no? Gusto ko po hanggang dulo, hanggang huling hininga ng aking buhay. Ay, madedepress na ako at mawawala ng saysay ang aking buhay. Hindi. Hindi katapusan ng mundo. Hindi katapusan ng buhay natin. Mawala man yung karir o mawala man yung bakasyon sa pagkapari. Huwag nating gawing pundasyon ng ating buhay kung ano man ang estado natin sa buhay. Hindi katapusan ng mundo. O baka mamaya, pangatlo, ang ginagawang pundasyon ng ating buhay ay ang minamahal natin sa buhay. Father, ikamamatay ko kapag iniwan ako ng aking asawa. Father, ikamamatay ko kapag iniwan niloko ako ng jowa ko. Father, mawawala na ng silbi ang buhay ko kapag namatay ang magulang ko. Mga kapatid, magpapatuloy ang buhay natin, mawala man ang ating mga minamahal sa buhay. Lokohin ka man, iwan ka man,
mamatay man ang mga minamahal natin sa buhay, hindi ibig sabihin katapusan na ng mundo mo. Pero mga kapatid, kung gagawin nating pundasyon ng ating buhay ay walang iba kundi ang Diyos, ano mang mangyari, marami mang problema, marami mang pagsubok, bagyuhin man tayo, magsabay-sabay man, kung ang pundasyon natin ay ang Diyos, hinding-hindi tayo matitinag. Tandaan natin, ang sabi ng Diyos, siya ang batong panulukan na magiging pundasyon ng ating buhay. Kaya sana, huwag nating gawing pundasyon o ang ating, nakabase ang ating buhay sa kayamanan ng mundo, sa karir o bokasyon, o sa kung sino mang taong minamahal o mahalaga sa ating buhay. Ang gawin nating pundasyon ay walang iba kundi si Kristo. Dahil bagyuhin man tayo sa ating buhay, marami mang problema, kung kasama natin ang Diyos, hinding-hindi tayo matitinag. Amen. Magsitayo po ang lahat. Bunga ng pagtitiwalang ipinagkaloob ng Diyos Ama, ang ating mga kahilingan, buong katapatan tayong tumawag sa Kanya. Sa bawat panalangin ng ating pangitutugon, mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo po lahat, mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga reliyoso, nawa ay maging tapat sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat na naglilingkod sa pamahalaan, nawa ay maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin, manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya, nawa ay magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita, manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na may ginagampanang tungkulin at pananagutan, nawa ay maayos na makatupad sa ating mga gawain, manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at kaibigan, nawa ay makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay sa piling ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, idalangin natin sa ating Panginoon ang mga natatangi nating kahilingan. Ama, Ikaw ang aming lakas sa oras sa aming pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin mo kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng leturhiya ng Eukaristo. No.
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinaihang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na naiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hubog, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang miseryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis na aming obispo at ng panang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na
si Father Nomer, Henry, Maribik, at ang lahat ng mga kaluluwa sa Purgatorio. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Maaga sa
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. O Jesus ko, naniniwala ako na Ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na Ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na Ikaw na naririto at buong puso akong makikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Tayo na po lahat. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ipinapaalala po sa lahat na bukas,
ay First Friday ay magkakaroon tayo ng banal na oras sa ganap na ikalima ng umaga. Habang nagbabanal na oras ay mayroon pong pakumpisal sa mga nagnanais na mangumpisal. Pagkatapos ng banal na oras at pagpapakumpisal ay mayroon pong pagdiriwang ng banal na misa sa ganap na ika-anim ng umaga. Sa uli, sama niyo po kami sa inyong mga panalangin, kami pong apat na nag-celebrate ng ikadalawang taon ng pagkadiakono, na kami ay tunay na makapaglingkod sa Diyos at sa kaniyang sambayanan ng simbahan hanggang sa huling hininga ng aming buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thanks to the Lord Almighty God. All the angels sing hallelujah, hallelujah. O Lord mighty King, we give you thanks, hallelujah, kay San Roque. O Panginoon kong Diyos, ikaw na nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahatiran mo siya ng kaputol na tabla, inagtibay mo ang pangako sa kanya upang ang sinumang dapuan ng salot ay hindi maano sapagkat siya'y deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa kaniyang buhay. Ipakaloob mo na kami maligtas sa salot na nakamamatay sa kaluluwa at katawan, pakundangan kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. San Roque, pintakasi laban sa sakit at salot, ipanalangin mo kami.